mapagpalang araw po muli sa inyo mga katanglaw, kayong mga patuloy na sumusubaybay dito sa ating programa, ang Salitang Law, ang pagnilay salita ng Diyos na bibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay April 21, araw po ng Sabado, sa ikatlong linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita po na ating pagninilayan ay hango sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, mga talata 6 na po hanggang 69. Ang ating Panginoong Hesus po ay nagpapaliwanag sa kanyang mga lagad at sa kanyang mga apostol tungkol sa misteryo ng Eukaristiya, kung paano ang kanyang katawan ay magiging pagkain at ang kanyang dugo ay magiging inumin. Ang sino mang kumain at uminom nito ay siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ito po ay napakahirap unawain para sa mga alagad noong panahon na iyon. Hindi po nila matanggap kung paano ito ay magiging imposible. Kaya po karamihan sa kanila ay lumayo, karamihan ay hindi na sumunod kay Jesus. Kaya nga po tinanong din Jesus ang kanyang mga apostol, kayo rin ba? Iiwan niyo rin ba ako? Kaya ang sinabi naman ni Pedro ay walang iba kundi ganito, Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang pagiging disipulo po ni Jesus ay hindi sapilitan. Hindi po ito persahan. Ito po ay binibigyan ka ng kalayaan na pumili kung gusto mo bang sumunod o kung ayaw mo ba o kung gusto mo bang tumalikod sa Kanya. Ito po ay binibigay sa atin ng bukas loob. Ito po ay binibigay ang ating buong kalayaan para sumunod sa Kanya. Bagaman ito po ay malaya, marami pong pagkakataon na isipin natin na napakahirap unawain ng mga bagay-bagay sa ating paligid, ng mga bagay na binibigay sa atin ni Jesus. Marahil minsan, isipin rin natin napakahirap o imposible ang mga bagay na ito. Pero bagaman ito'y ganun, hindi po tayo binibigyan ni Jesus ng persahang pagsunod. Tayo pa rin ay binibigyan ni Jesus ng pagkakataon na mag-isip sa ating mga sarili. At bagaman po tayo nahihirapan sa maraming pagkakataon, atin pong unawain ang sagot ni Pedro. Saan tayo lalapit? Walang iba kundi kay Jesus. Dahil nasa Kanya ang salita ng buhay na walang hanggan. Sa mga panahon po na tayo nahihirapan, sa mga panahon na tayo ay hindi natin maunawaan ang mga bagay-bagay sa ating paligid, wala po tayong dapat nalapitan kundi si Jesus. Dahil siyang magbibigay sa atin ng tamang direksyon, ng tamang daan na kung saan tayo mapapabuti, hindi tayo mapapasama. Dahil walang hinahangad si Jesus kundi ang kabutihan ng kanyang mga alagad. Muli po sana po sa araw na ito, pagnilayan po natin mabuti ang pagiging disipulo ni Kristo, kung paanong tayong lahat ay tinatawag niya na sumunod sa Kanya. At patuloy po nating tanggapin natin ang kanyang katawan at dugo na siya magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan.